So magandang umaga sa inyo mga kabugid, no? So nandito po ulit tayo sa farm ngayon mga kabugid. At yun po, ipakikita ko ulit sa inyo yung aking munting manuka na inalpasan natin at sinimula noong December 15 mga kabugid, no? So medyo matagal-tagal po ako kabugid na hindi po nakapagkwento sa inyo tungkol dito sa ating munting manukan mga kabugid. Dahil po ako mga kabugid ay nagkaroon po ng sakit, no? At ngayon naman po ay okay na po ako. So nagpagaling lang po ako ng mga ilang buwan. At dahil po dito, hindi tayo nakapag-vlog, no? So wala tayong update tungkol dito sa ating munting manukan. At kung wala rin tayong update tungkol dito sa ating mga ginagawa mga kabugid. So sa ngayon po, nandito po ulit tayo ngayon sa manukan. At halos noong December 15, tayo nag-umpisang mag-alaga ng cage-free na sistema ng pag-alaga ng mga manok o paitlogin manok mga kabugid. So gusto ko po sa inyo ipakita at ikwento kung ano na po yung naging development at progress ng ating munting manukan dito mga kabugid. So nakikita nyo po yung mga itlog na ito sa aking likod mga kabugid. Ito na po yung ating mga napulot. So hindi ko po na videohan mga kabugid kanina kasi halos nalita ko napulot na pala nung aking bantay dito mga kabugid, kaya na-collecta niya na. So nandito na po tayo. So ito po ay ibibenta natin pagkatapos natin ikilo mga kabugid, no? So kinikilo natin to at ito na po yung mga napulot natin dito sa ating mga manok. So mayroon din po tayo dito mga kabugid na napupulot. Yan po, nangingitlog sila dito sa ating maliit na kugad na ginawa. So tulad po nito, oh. Yan. May malalaki na po tayo napupulot ngayon mga kabugid. At ayun po, ganun pa rin po dito mga kabugid, no? So tumutuka-tuka sila dito ngayon. At yan, umiinom-inom sila. So success po yung naging yung ating gustong makita sa ating manuka na cage free mga kabugid, no? So mamaya po ipapasyal ko kayo sa loob. Sa ngayon po mga kabugid ay pipilitin kong araw-araw nating i-vlog ito. So yun po yung ating gagawin. Araw-araw ito po yung aking mga gagawin ngayon. So halos araw-araw po ako nandito dahil talagang medyo malaking puhunan yung ating usapang puhunan. Kasi mga kabugid ay marami po nagtatanong kung magkano ba yung nagastos natin, kung mahal ba yung feeds. So yun po yung mga pag-uusapan natin mga kabugid. Talagang medyo mahal talaga yung feeds. Sa ngayon ay halos tumaas pa rin yung presyo ng feeds dahil sa mga supply natin ng soya, ng mais at iba pang mga materials ng feeds, kaya nagmamahal mga kabugid, no? Kaya yun po yung mga susunod natin pag-uusapan, yung pagkilo ng feeds, paglalagay natin ng mga vitamins. So yun po mga kabugid. So sa ngayon po gusto ko lang pong ipakita sa inyo kung ano na ba talaga yung nangyayari dito sa ating munting manukan sa sistema ng cage free, no? So yun po, tara pasukin natin mga kabugid yung ating munting cage free mga kabugid. So sa pagpasok natin dito, so yun po, medyo madilim ng konti pero may ilaw naman tayo. Ayan, pero kailangan mga kabugid maliwanag yung ating manok, yung ating building, I mean. So kung makikita nyo naman, may itlog tayo napupulot dito sa ating cage. No, ito yung cage natin. Ito yung ating nest, no? Ito yung nest nila. So dito sila nangingitlog mga kabugid. So ito po. So dito rin sila tumutuka, no? So ito yung tubig nila. So dito. Kailangan natin dagdagan pa ng ilaw to. Parang medyo madilim pa dito mga kabugid, eh. So dito po, pagpasok, ito yung pinto na ginawa namin. Kasi itong building design na ito mga bukid ay ako lang ang naggalaw-galaw dito, eh. Ako lang yung gumawa-gawa. So ito, pinto ito. So dito, pagpasok natin, makikita na natin agad yung ating mga manok. So yan, oh. Ito yung mga feed trough na nilagay ko. Hindi ko na kwento to dahil bago na ito mga kabugid, no? Bago na po ito. So naglagay ako papunta doon. Yan. Ito. Medyo malalaki yung nilagay ko mga kabugid, eh. Ito lang ang medyo
medyo problema natin, no, sa cage free. Kumahapon sila dito tapos natataihan, so kailangan pagpagan natin, kaya mapapansin nyo may mga tae-tae. Yan lang, lagi namang ubos po mga kabugid. So, nakasabit naman yan, kaya pag pumatong sila na ano sila, na lalaglag sila. So ito yung hapunan. So yun pa rin mga kabugid, no, maganda pa rin yung naging kinalabasan nila, dahil oh, napapansin nyo sila, dito sila nangingitlog. Yan siya, oh. Kumidiskarte siya ng itlog ng abugid. So yun po. Pansin nyo, ipa pa rin to. Kailangan makapal na ipa to mga abugid. Ang tae nila. So ito na po yung kinalabasan pala ng kanilang dumi. Tatlong buwan na po silang, magtatatlong buwan na po itong mga manok natin dito sa ating building. So yung tae nila, mapapansin talagang toyo. Yung amoy, may konting amoy, pero ano pa rin, kayang tiisin. Konting-konti yung amoy mga abugid. So yan, medyo may patay na ilaw dun. Kailangan maliwanag kasi mangingitlog yan sa mga madidilim na bahagi. So dito sa cage free mga abugid na ginawa ko, may mga konting sablay din, dahil hindi lahat dito nangingitlog sa ginawa nating mga butas, no, sa ginawa nating nest. Dahil yung iba dito nangingitlog sa sahig. So tingnan natin, no. Ayan, oh. Diyan sila nangitlog na yon. Kaya kailangan pulutin 'yan. Buti na lang medyo makapal yung ating, ari ko, tusok pa ako eh. Medyo makapal yung ating ipa. Sakit, ha? So yan, pulutin natin. So ito yung itlog nila. Problema lang, hindi may iwasang may umitlog sa sahig. Tawag nilang floor egg, floor egg ba yan? Basta sa sahig sila ng itlog mga bugid na. So yan, oh. Lumilimlim sila eh. Pero hindi naman nababasag, dahil totoosin lang, kunti lang yung nababasag sa dito sa amin mga kabukid. Kunti lang naman yung nababasag. At dahil nga po medyo makapal yung ipa, hindi naman ganun kadumi yung itlog. Hindi naman ganun kadumi. So tulad pa tayo na. So yun pa. Gabing. Ayan sila mga bugid, no. Kasi nakaraan halos hindi ko kayo na pasyal sa loob. So yan, tingnan natin sila. Yan ang itsura nila, no. Nagda-dusting sila dito. Totoo, hindi man talaga mabaho yung tae mga kabugid. Hindi masyadong mabaho, dahil tuyo, natutuyo yung kanilang mga dumi. So yan, dito tayo sa dulo. Ang mapapansin nyo mga kabugid, ganyan. Relax naman eh. Hindi naman sila ganun magugulatin. Yun lang yung napansin ko sa ganitong klase ng pag-aalaga ng manok mga bugid. Tingko lang mga bugid, no. Sa ganitong klase ng pag-aalaga ng mga manok, napansin mo, hindi sila ganun ka magugulatin. At napansin nyo, halos hindi naman ganun kabaho. Pero may amoy, dahil mga manok sila. So may amonya pa rin yung tae nila. Pero kung tutusin, tuyo yung kanilang dumi. So doon pa rin po, no, doon masasabi kong yung magagandang bahagi ng ganitong klase ng sistema ay, una sa lahat, hindi masyadong balda yung manok, dahil malaki yung kanilang nilalakaran. Nakakapaghampon sila katulad nito. Kahit nga hawakan natin sila, no? Pero mabait sila mga bugid, oh. Oh, tulad niyan, oh. Oh. Mabait sila, di ba? Mabait. Hindi sila nagugulat. Hindi katulad ng ibang mga nakakulong, nagugulat talaga sila. Ang problema lang talaga dito mga bugid ay yung itlog.
kung saan-saan minsan sila nangingitlog, no? Tulad nito, oh. Ito. Ayan. Minsan madumi. Ito. No, minsan madumi. So, pinupunasan ko to ng suka na may konting tubig para malinis. Ayan, oh. Medyo madumi. So, inuwi ko itong medyo madudumi mga abugid. Pero hindi naman yan ganun kadumi. Pwede pa naman kainin yan. So ito lang ang problema natin kung saan-saan natin minsan ito nakikita. Madalas, no? So yung karamihan, pero yung karamihan pa rin mga abugid ay dun pa rin sa mga cage. Sa mga nest nila, no? Sila nangingitlog, no? Sa mga cage. Sa mga nest box, I mean, no? Doon sila pa rin nangingitlog. So yun po. At yung sa dumi, kailangan lang siguro yung sa kanila mga ipot, kailangan lang siguro maglatag ka ng mga bedding ng mga every 2 weeks ng ipa o yung mga pinagtistisan ng kahoy mga kabukid, no? Para hindi ganun masyadong bumaho yung inyong building, no? So dapat makapal yung bedding niya. So yun po, ayan, no? Ayan sila. Halos wala na akong magkwento, kaya iniisip ko kung ano yung mga sasabihin ko mga bugid dahil ayan, umusta na natin sila mga bugid, no? So yan po yung kanilang mga galawan ngayon dito. Ang oras po ngayon ay bandang alauna, so hindi naman po ganun kainit dito mga bugid, hindi ganun kabanas, hindi ganun kainit, relax pa rin yung ating mga manok. Yan po. So ngayon ay mapansin nyo talagang maas, matindi yung sikat ng araw sa labas, pero dito sa loob hindi ganun kainit dito kung gita kita. So ito, kolekta tayo. Baka ba'y paggulong dito? Minsan pag na o dito paggulong ba'y dito kay nalagpas? Nalalaglag na yung iba? Dapat pala ay ganda-gandahan pa ito. Ayun ang pinagpapakulan nito. Hindi ba natin mababaw lang? Kuha tayo ng ibang mga bukid, no? Dahil yung iba, dito na yung itlog, oh. Ito, wala din ito. Ito pa. Oh. Yung iba naman dito na yung itlog, karamihan. Tulad dito. Dito na yung itlog, oh. Paborito siguro ito na maraming... maraming kwan. Dami din, ay. Relax din naman yung iba mga bugid to. Iba talaga. Nandun sa sahig, oh, tulad yan, oh. Sahig, kukunin ko na naman. Pero hindi naman nababasag. Yung ilan dito mga minsan 10, minsan 5. Uy, bigat. May itlog lang niya. Andun pa yung yung pa yung ano. Ang tanda, ay minahin pala. Ano to? Ito. Madali natin dito para itimbangin ni Bossing. So yung mga bukid, tingnan natin yung ating napulot ng mga itlog kahapon at di-deliver natin kasi ito dun sa kabilang bayan, no, mga bukid. Ah, sa kabilang barangay lang. Malapit lang naman dito yun. So halos makaluhan o makatluhan kumukuha dito yun dahil sa ngayon medyo matumal lang yung itlog mga bukid, no. Hindi ganun masyadong mabili. Tapos medyo mura pa ng kaunti yung presyo ng itlog ngayon. So sana ay siguro pagka nagkaroon na ng pasukan ng face to face yung mga estudyante ngayon at mamahal din yung mga itlog. Kumbaga gaganda din yung nilakaran sa itlog. So, sa ngayon medyo matumal talaga. So siguro sa ibang susunod nating vlog ay pupunta tayo sa ibang lugar para maghanap ng mga buyer natin mga bugid. Kung saan pa yung medyo maganda yung presyo ng bilihan. So sa ngayon ang presyo ng medium ay nasa binibili nila ng 4.50 ang isa. So nasa 135 lang yung isang tray. So yung iba naman, ang gusto 4 pesos lang. So papatak lang siya ng 120.
So iba-iba rin po kasi yung presyo dito ng bawat tindahan, ng bawat mamimili sa bawat bayan, no. So sa dapat makahanap tayo kahit ng mga regular, no. So dapat may alagaan tayo ng mga customer, no. Regular silang kumuha. So yun po, no. So tara. So ito na po yung mga na-segregate nating mga itlog, no. Sa manukan po, matapos ko pong ikilo. So karamihan po, may large po ang napoproduce natin. Pero ang pinakamarami po napoproduce ay medium, mga kabukid, no. Dito po sa aking cage free system. So ito po yung ginagamit kong kiluhan. Naka-indicate na rin po dito yung mga sizes para po hindi po ako malito. So nabili ko lang po itong kiluhan na ito sa halagang 2,200 sa Shopee. Yan po yun, Puffy Tanita. Dandan. Ayan. Sampu-sampu ginalagay ko dyan. Deliver natin yan, eh. Yan. Gandang pista. Yung mga medium to. Sampu-sampu dyan. Kasi yan. Gandahan lang takbo na rin. Aroy ko. Ilang nabasag, eh. Tama, pagid sa buli, ay. Larves! Ilan larves daw? Ano rin? Na ilan yun? 14. Ilan yun nilagay natin? 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 yan. 14 larves! 14 larves. $14. Dito ka. Ulitin natin to. Scotch lang naman to, eh. Medyo malalaki itong ating itlog, mga kabukid, no? Large. So ito yung i-deliver natin ngayon doon sa ating buyer. Diyan lang mamalapit yung mga kabukid. Sa kabilang barangay lang yun. So sandahan nila. Uy, sandahan lang. Medyo. Ito yan. Press na press. Tama ka, braday? Tama ka? Sige. Magkasama ka, eh. Dito ka lang. Hindi pa linis, oh. Malinis yan. Malinis na yan. Ito ka lang. Magkasama ka ba? Ito ako kasama dito. Magkasama din yung isa. Dito tayo. Oh, dalang ka mamaya ng ice cream. Bigid dalang kitang chocolate, ay. Ano magsama? Oo. Wala ka kintuan dito. Mamaya na. Kasama ka agad, ay. Hindi mag-iyak yung isa na yon. Ha? Hindi mag-iyak si Chira. Yangak sininingaw. Gaiwan yung ating tricycle, ah. Dyan sa pajakan, oh. Ayan, oh. Sige, okay, kunti lang. Mr. Chan, ganyan talaga yan, eh. Bago yan. Mag-start pa yan, tamo. Start pa ulit yan. Ayan, ay, gusto niya na yung dandahan siya, eh. Sige, sige. Ingat kayo, ah. Dandahan lang, ah. Ang taas ng pagkakatayo niyan. Hindi matumba to. Dandahan lang, ah. Mga bukid. So yun po, mga bukid, no. So halos nakaka 74 sako ako kada buwan.
ng feeds mga kabukid dito sa 1,200 na manok at hindi pa po nasa maximum yung pagpapakain natin dahil nasa 102 grams pa lang yung pinapakain ko sa kanila. So medyo na delay po ako, dapat ay nasa 110 grams na ako. So medyo tutuusin lang, medyo na short talaga ako sa pag-delay ng feeds, no? So medyo nagtipid ako dahil nagkasakit yung ating mga manok nung nakaraan. So hindi ko lang po na vlog. So dahil nga po medyo masama yung pakiramdam ko noon dahil pirangkaso rin ako ng mga bugid, kaya hindi ko na vlog yung mga gawain namin dito sa farm. Kaya yung problema din natin kapag taglamig tayo nag-umpisa mga kabugid ng pag-aalaga ng mga ganitong paitlog yung manok, ay medyo prone sila sa sakit, no? Dahil malamig yung panahon at pabago-bago mga bugid, lalo na kapag bare months. So dun po halos malamig yung hangin nun, eh. So kailangan natin ng mga trapal para mapanatili yung temperatura sa loob ng building mga kabugid. So yun po yung number one na naging problema ko dito. So sinasabi ko lang po sa inyo mga kabugid at kinukwento ko yung mga maaaring posibilidad kapag mag-aalaga kayo ng ganitong cage-free system ng mga paitlogin manok, no? So sa ngayon po, ang plano ko ay yung plano natin dito. So yung plano ko ay kung gaano ba katagal, gusto ko malaman kasi kung gaano ba katagal yung magiging buhay ng mga manok, magiging maganda ba, kung magkakaroon ba ng improvement o magiging mas maganda ba yung cage-free system kaysa sa naka-cage mga abugid. So yun po. So sa ngayon, nakapagbenta naman po ako ng itlog araw-araw. So nakaka 29 trays ako ng itlog araw-araw mula nung January 30. So nakapag-produce na po ako ng itlog pautay-utay. So by February po, ng ngayon po, February katapusan nung nakaraan, parang February 20. So na-reach na po natin yung 900 na piraso ng itlog sa 1,200 natin mga inahin. So kailangan pa po natin ng mga 100 piraso pa, no, ng mga itlog. So dapat maka 1,000 man lang tayo para po ma-reach natin yung maximum na ability ng pang-itlog ko. Kumbaga yung pinaka, nalimutan ko yung sinasabi ko mga bugid. Kumbaga yung pinakamataas na rate ng kanilang itlog, kahit mga 90% man lang, ay maabot natin kahit mga ilang buwan lang natin maabot o panatili yung 90% ng kanilang itlog para po makapag-ipon tayo, kumita tayo para sa susunod na, kumbaga makabili tayo, makaipon tayo ng susunod na pambili ulit ng mga manok, no? So para po sa sunod na cycle, yun. Sa susunod na cycle ay may pambili ulit tayo ng manok at makapag-regenerate ulit tayo ng ipon o kita. So talagang, so aminado ako mga bukid, medyo masakit-sakit sa ulo mag-alaga talaga ng manok kapag ka medyo kakaunti yung kapital, dahil napakalaking kapital mga bukid yung pagpapagawa pa lang natin building, at napakalaking kapital yung pagbili ng ating mga manok. So sa manok, sa building at sa feeds, yun yung medyo malaking kapital na ilalabas natin kapag mag-umpisa tayo ng ganito klase ng cage-free system sa paitlog yung mga manok mga kabugid. Dahil yun nga po, tulad na nasabi ko, medyo mahal po talaga yung bilihin ngayon, nagkataon pang mahal. Okay lang sana mga kabugid kung mga nasa 290 yung ating manok. So dahil nabili ko siya ng 420 ang isa, so napakalaking diferensya no mga presyo, na mga presyong tumaas ngayon. Kaya po sa ngayon, so mag-iisip pa ako kung ano pa yung mga alternatibong feeds na pwede natin ilagay dito sa, o i-apply dito sa ating manukan in the future para makabawas-bawas naman tayo sa feeds. So sa ngayon, kailangan lang natin sundin yung mga dapat natin gawin, tulad ng pagpapakain, yung tamang pagpapakain, tamang pagpapainom at paglinis ng building. So yun po yung mga dapat natin talagang gawin. So ganun man mga kabugid, no, maraming salamat po sa inyong panonood sa akin, sa aming channel at suporta sa aming channel. Sana po huwag niyong kalimutang pindutin ang subscribe button at ang notification bell para po lagi kayong updated dito sa ating ginagawa dito sa ating farm mga kabugid, no.
So hanggang sa muli po mga bugid, siguro bukas o sa isang araw maglabas ulit ako ng konting kwentuhan dito kung paano ko pinupulot yung mga itlog. Napakadali lang naman gawin yun.